So guys, ito po ay 200,000 labor and materials na. At ito po ay 30 days lamang ginawa. At ito po ay naka-color and steel trusses na titirahan na po ng pamilya ito. So ito po ang ating topic at pag-uusapan. Sisaya sa atin po natin mabuti dahil ibinigay at binahagi sa atin ni owner ang bawat detalye ng mga materials na ginamit dito para mapagkumparahan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng pangarap na bahay. Sa kagaya nga nitong magandang simula, pero ito ay rough finish pa lamang. And of course, natitirahan nga po ayon kay owner, ito po ay napakagandang simula na. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Jaysia from Tarlac. So guys, ito po ay isa-isahin natin ang bawat detalye ng mga materials na kung saan ito ibinigay sa atin ni Ma'am para maibahagi din sa inyo at mapagkumparahan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. Dahil ito nga, ang nagastos po ni Ma'am Jaysia dito ay 200,000 labor and materials na po yan. Kung saan ito nga ay naka-color roof and steel trusses at natitirahan na po ng kanyang pamilya ito. Although hindi pa to fully finished, ang importante nga po sa lahat anya ni Ma'am ay meron na siyang matatawag at masasabing sarili nilang bahay. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. Ilista nyo po ang bawat babanggitin kong materials na ibinigay sa atin ni Ma'am na kung saan naka-indicate din po dito kung magkano ang halaga sa lugar nila. Kaya ito po guys, pagbasihan po natin ang kanilang listahan. So ayon po sa details ni Ma'am Jaysia, ang sukat po ng bahay na ito ay 20 feet by 26 feet. And then guys, kinonvert po natin ito by the meters at lumalabas na 6 meters by 7.8 meters. In total of 46.8 square meters yung kabuuan ng bahay na yan. Ito po ay may isang kwarto lamang, pero pwede rin po itong gawing dalawang kwarto. Depende po sa inyo at yung ganito po sukat ay provision po for 2 rooms. Kitchen and dining area, maluwang na sala, at meron pong isang CR. So ito po, pag-usapan na talakayin natin ang bawat detalye ng pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Jaysia, ang nagamit pong mga hollow blocks dito ay umabot po ng 2,000 piraso. Kasama na rin po dito ang pagpapagawa ng septic tank dito nga po sa ganitong sukat na 6 by 7.8 meters na ganitong kalaking bahay. So 2,000 piraso po ng nagamit ng hollow blocks na number 4. At sa kanilang lugar, 9 pesos ang bawat isa at ito po ay nagkakahalaga ng 18,000 pesos doon po sa lugar nila sa Tarlac. And then sa semento naman po, guys, ayon kay Ma'am ay gumamit lamang po sila dito ng 60 piraso. Dahil nga ito'y rough pa lamang, wala pang finishing at sa kanilang lugar 195 pesos ang bawat isa, ito po ay nagkakahalaga ng 11,700 pesos. And then guys, about naman po sa mga bakal, gumamit daw po siya dito ng 10mm na 100 piraso. At sa kanilang lugar ay 118 pesos ang bawat isa at gumastos siya dito ng halagang 11,800. At nakabili rin po siya ng mga ilang-ilang 9mm at hindi na nga po ito nailista. And then guys, sa mga buhangin naman, sa kanilang lugar po, nakapagpa-deliver siya dito ng 6 na load na mini dump. At sa kanilang lugar, 650 pesos lamang ang bawat isa. Maaring ito po yung lahar at kaya gumastos siya dito ng 4,500 pesos. So ang mura po ng mga materyales sa kanila doon po sa Tarlac. So yan po ang kabuuang detalye na binigay sa atin ni Ma'am about sa structural ng bahay. So tunay ngang napakasarap ng feeling natin kapag tayo ay nakapag-achieve ng isang bagay, lalong-lalo na itong ang ating pinangarap na bahay para sa ating pamilya. Kagaya nga po nito ni Ma'am Jaysia na nagsumikap ng gusto at nag-ipon. At eto na nga unti-unti at dahil sa kanyang pagsusumikap, eto na nga at maisa sa katuparan na ngayon ang pinapangarap nating karamihan, ang maganda at matiwasay at maayos at disenteng tahanan para sa ating minamahal na pamilya. And then guys, about naman po sa pagpapagawa ng steel trusses and color roof. So ayon po sa details ni Ma'am Jaysia, ito po ay gumamit siya ng tubular ng sukat ay 2x3. At ito po ay nakabili siya ng 10 piraso at sa kanilang lugar ay 450 pesos ang bawat isa at gumastos siya dito ng 4,500. And then guys, gumamit din po siya dito ng 2x2 na tubular at 14 pieces ang kanyang nagamit at 385 ang bawat isa. Kaya nakagastos siya dito ng 5,300 pesos. And then guys, nakikita natin meron din po silang ginamit na sanipa at hindi na naibigay ang detalye about dyan. Yung ganyang kalapad na 2x8 na sipar lins. And then guys, about naman po dito sa pagpapagawa ng yero. Or ang ginamit po nila dito ay color roof long span rib type. At 0.4 po ang kapal nito. At ayon po kay Ma'am, ito po ay dalawang klaseng sukat. Dito po sa yero ay nakapagpa-deliver siya dito ng 7 piraso na 16 feet ang haba.
And then meron din po siyang 7 piraso na 14 feet ang haba. Yan po yung color of longspan. At yan po yung nakikita natin na kinabit na yan yung kulay green. So ito na po ang kabuuan nakikita natin at maayos at buo na nga po ang structural. At okay na po ang bahay. So guys, ito na po yung buong bahay na nakikita natin. So rough pa lamang siya pero nakatira na po ang pamilya dito. At kahit hindi pa po siya pula finish, ay natitirahan na kagaya nga po nung nakikita natin. At ayon nga kay ma'am, maliit man o malaki, ang importante nga ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. And take note guys, ito po ay 30 days lamang ginawa. Ito'y sinimula nitong September 23, 2023 at natapos nitong October 2023. So ito po ayon kay ma'am, ang gumawa po ng bahay na ito, ang kanyang tatay, kapatid at tito. At ang bayad daw po niya dito ay 500 pesos per day. So in total of 45,000 pesos po ang labor na ginastos niya dito. And the rest, iyan po yung mga materyales at yung mga ibang hindi nabanggit na mga miscellaneous ay kasama na raw po dyan. Kaya kwentahin nyo na lamang po ang ating mga binanggit dito na mismong galing kay Ma'am Jaysia na detalye. At yung kanilang jealousy ay yan po ay ano lamang, second hand ayon kay Ma'am at 3,500 po ang bili. And then yung door naman ay 2,000 pesos. So yan po ang mga detalyeng ibinigay sa atin na tunay ngang sa halagang 200,000 ay natitirahan na po ng pamilya ni Ma'am na kung saan ito po ay concrete house na naka-color of and steel trusses. Although hindi pa to fully finished, ang importante sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay.